Kayo po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawain Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem. Kaya sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at nakita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, sila'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad.
May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinagureang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag, magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Umayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan,
pampalit na paniyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagbati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Bernabe. Sino ba si San Bernabe? Si San Bernabe ay yung kasama ni San Pablo sa kanyang misyon. At si San Bernabe, yung narinig natin tungkol sa kanya yung unang pagbasa. At sa pagsama ni Bernabe kay San Pablo, marami silang natulungang makalapit kay Kristo. At noong hindi pa lubusang tinatanggap si San Pablo, na dati ay Saulo, naging instrumento si Bernabe para tuluyang matanggap ng Kristiyanong komunidad si San Pablo. At kung babasahin natin yung mabuting balita para ngayong araw, para sa karaniwang panahon at hindi yung binasa ko, maririnig natin doon sinasabi ng ating Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan at ilaw ng daigdig. Kahapon, narinig natin yung ating ebanghelyo ay tungkol sa beatitudes, tungkol sa mapapalad. At ang mapapalad ay ang formula, ang pamamaraan sa buhay Kristiyano. At kung tayo ay talagang nai-apply natin yung tinatawag na beatitudes, yung pagiging Kristiyano, tayo ay magiging asin at ilaw ng daigdig. At perfect example si Bernabe ng pagiging asin at ilaw sa daigdig. Pag sinabi nating asin at ilaw, ito yung dalawang napaka-essential sa buhay natin. Dahil kung walang ilaw, kahit anong ganda ng isang lugar, kahit anong ayos ng isang lugar, kung walang liwanag, wala ding kwenta. Hindi natin makikita kung tayo'y nasa kadiliman. At syempre, alam naman natin kung ano yung silbi ng asin. Kahit anong ilagay mo sa ingredients, sa mga pagkain, kahit damihan mo ng kung ano-ano, pero kung walang asin, wala ding kwenta. Ang asin din, mga kapatid, ay ginagamit na pang-preserve. Para hindi agad mabulok ang isang pagkain, diba? Kapag ka nagbuburo, nilalagyan ng asin para hindi mabulok. Minsan din, lalo na noong unang panahon, ginagamit ang asin para sa pagpapagaling. Meaning, maraming bagay na gamit ang asin. At tayo mga Kristiyano ay iniyahalin tulad ng ating Panginoon sa asin. Bakit ba sa asin tayo iniyahalin tulad ng ating Panginoon? Dahil kung papaanong ang asin ay nakakadagdag ng lasa sa pagkain, kung papaanong ang asin ay nagbinibigyang buhay ang anumang pagkain. Ganon din naman, tayo bilang Kristiyano ay tinatawag na magbigay ng buhay, magbigay ng sigla sa ating kapwa. Kaya kung titingnan natin yung buhay natin, kung nasaan man tayo, nasa bahay o nasa trabaho, tignan natin, pag nandyan ba tayo, nabubuhayan yung mga kasama natin? Pag nandyan ba tayo, nabubuhayan yung nasa paligid natin? O baka naman lalong natatamlayan? O baka naman lalong nawawalan ng buhay? In the same way, mga kapatid, kapag ka ang isang Kristiyano na nabubuhay,
bilang tunay na Kristiyano, hindi na natin kailangang ipangalandakan na tayo'y Kristiyano. Hindi na natin kailangang i-profess na tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Dahil kung tayo ay tunay na Kristiyano, ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ay kusang lalabas sa ating buhay. Kusang makikita sa ating buhay. At pag nakita sa ating buhay ang pagiging Kristiyano, kusa tayong magliliwanag. Tayo'y magiging katulad ng sinasabi ng ating Panginoon na magiging ilaw ng daigdig. Asin at ilaw. At ang pagiging asin at ilaw natin ay magiging bunga lamang ng ating tunay na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. At ngayon, binibigyan tayo ng halimbawa ng buhay ni Bernabe. Maraming nagbago noong si Bernabe ay naging Kristiyano. Iniwan niya ang pagiging Hudyo at pumunta siya sa mga Hintil para ipahayag ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Pero nang dahil sa kanyang pagiging asin at ilaw sa mga Hintil, marami ang naging Kristiyano. Maraming nabago ang buhay. Ganun din naman, ito ang panawagan sa atin, mga kapatid. Sa ngayon, sa panahon na marami ng hindi nabubuhay bilang Kristiyano, sa panahon na tila ba namumuhay tayo sa kadiliman ng iba't ibang kasalanan, iba't ibang kasamaan sa ating mundo, tinatawagan tayo para maging asin. Tinatawagan tayo para maging ilaw. Tinatawagan tayo para magbigay ng buhay sa ating kapwa at maging liwanag sa ating kapwa. At mangyayari lamang ito kung tayo ay tunay na nagmamahal at sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nababatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan ng pangmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni San Barnabas,
Marapatin mong maging mabunga ang aming pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas at magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong simbahan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibaya ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitiyasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayundin naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Bernabe, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, and I unique joy of my and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, thy unique
joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness. The force that sustains me, thy unique joy of my heart. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinagkikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa paggunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin,
aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.